Hello guys, welcome uli sa ating channel. Suriin natin ang patungkol sa SIM card registration, so sit back and watch. Sa ika-27 ng Disyembre, dalawang linggo mula ngayon, ang lahat ng mga bagong SIM card ay i-deactivate pagkatapos magkabisa ang bagong batas sa pagpaparehistro ng SIM card, RA 11,934. Kung ang isa ay bumili ng bagong SIM card sa petsang iyon at pagkatapos nito, dapat irehistro ng isa ang kanyang tunay na pangalan at magpakita ng ID na ibinigay ng gobyerno. Kung nakasubscribe na ang SIM sa telcos, mayroon kang 180 araw para sumunod. Oo, nangangahulugan ito na ang kasagsagan ng mga cyber criminal ay magiging mas makitid dahil ang pagsubaybay sa pagkakakilanlan ay posible na ngayon sa kanilang mga scam o spam na text message. Ngunit inilalantad din ito ang ating privacy sa awa ng telcos at ng kanilang mga database. Nitong mga nakaraang buwan, nalantad kami sa mga hindi kailangan ngunit personal na nakatarget na mga mensahe ng spam na may mga layuning pangkomersyo at noon pa, pinaghihinalaan ang mga ito mula sa mga ilegal na nagbebenta o nagtitinda ng data. They're still at it but this time, NTC joined by reminding us of their scams. Ngayon, ang malaking tanong natin, pagkatapos ng December 27, maaari na ba nating pagkatiwalaan ang Smart, Globe, Sun, dito at lahat ng telcos at ang kanilang mga sentralisadong database na limitado lamang sa proseso, pag-activate, o pag-deactivate ng SIM o subscription, muli bang maglalabas ang aming pribadong impormasyon sa mga komersyal na gumagamit? Sa pagbabasa ng bagong batas, ang kontrobersyal na probisyon na nangangailangan ng paggamit ng mga tunay na pangalan sa mga social media account ay inalis na. Sumasang-ayon ako ng 100% tungkol dito dahil ang nilalaman ng social media, karamihan ay ipinadala mula sa ibang bansa, ay mahirap para sa pamahalaan na pamahalaan. Sa bagong batas, maaaring i-backtrack ang sinumang may mga alias o username lalo na kung may nagawang krimen. Napakahigpit na ngayon ang mga parusa para sa telcos hanggang sa 1,000,000 pesos bawat paglabag sa pagpaparehistro at 4,000,000 pesos bawat paglabag sa pagiging kumpidensyal. Para sa mga taong magre-rehistro ng mga fictitious o mapanlin lang na pangalan o sa mga mang-spoof ng isa pang rehistradong SIM, 6 na taong pagkakakulong at multa na hanggang 300,000 piso ang tatama sa iyo. Ako ay talagang umaasa na ang bagong batas na ito ay talagang makakatulong sa ating lipunan at ang buong proseso ay magaganap ng maayos. Sa pagkakaroon ng maraming SIM at username ng mga Pilipino, dapat magbago ang kanilang pag-uugali sa internet at text messaging para sa kanilang ikabubuti. Sa Indonesia, 101,000 prepaid SIM card ang nablock ng gobyerno 5 buwan pagkatapos maaprubahan ang kanilang bagong SIM law noong Marso taong 2018. Sa kabilang banda, nahaharap ang Malaysia, Hong Kong at Taiwan sa mga seryosong issue sa privacy ng data habang ang mga gumagamit ng SIM card ay sinusubaybayan ng pambansang seguridad ng pamahalaan at mga value-added na serbisyo ng mga grupo ng interes sa negosyo. Ngayon, hihintayin natin ang karagdagang detalye sa IRR ng NTC sa RA 11,934 sa mga susunod na linggo. At sa December 27, 2022, gagawa tayo ng tutorial step-by-step kung paano mag-register ng SIM card. Abangan po natin ang part 2 nitong video kaugnay sa tutorial sa pagrehistro ng SIM card. Maraming salamat po. Goodbye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.